Dear Mama Colleen, hello po. Ako si Nida, 32 years old. A single mom, nakipagsapalaran sa ibang bansa para sa dalawa kong anak. Wala akong choice kundi kagati ng opportunity na ito dahil na-offeran ako ng magandang trabaho para maitaguyod ko yung mga anak ko. Wala rin naman kasi ako maaasahan sa ama ng mga bata. Kaya no choice, kundi sunggaban ko ang pagiging DH dito sa Saudi. Seven years ago nang makilala ko si Ernest. Naging masigasig siya sa panliligaw sa akin noon, Mama Colleen. At talagang makikitaan mo na seryoso siya. Kaya after 3 months ng panliligaw niya po sa akin, sinagot ko na. Pinakilala ko siya sa mga magulang at kapatid ko. Ganon din naman siya sa akin. All is well, ika nga, Mama Colleen. Hindi nagtagal, after 1.5 years ng aming relasyon, nagbunga ang aming pagmamahalan. Nabuntis ako ni Ernest. Pinanagutan naman niya ako. Pero habang buntis pala ako, nalaman kong may kinikita siyang iba. Oh, no. Nakarating ito sa mga magulang niya. Kinausap siya ng mga ito. Humingi ng kapatawaran ang magulang niya sa akin. At nangako na hinding-hindi na mauulit ang ginawa ng kanilang anak. Pero ang pangakong yun, wala. Dahil nang makapanganak ako, balik na naman sa pambababae si Ernest. Oh, no. Kaya po nagdesisyon ako na umuwi muna sa amin. Mama Colleen, nagkabalikan kami ni Ernest. Marupok na kung marupok, pero inisip ko lang yung anak naming dalawa na mabigyan siya ng buong pamilya. Nagtino naman po si Ernest hanggang sa nabuntis na naman niya ako. At bumalik na naman siya sa dati. Pero ang masaklap, hindi na babae ang aking karibal. Na ang lalaking kinarelasyon ko, all the while, hindi lang pala sa babae pumapatol o lumalandi, kundi sa kapwa niya lalaki. Oh, no. Sabi ko, hindi na tama to. Hindi na normal to. Kaya tuluyan ko nang hiniwalayan si Ernest. Salamat. At may mga magulang akong sinalo pa rin ako sa kabila ng lahat. Kaya naman hindi naging mahirap sa akin ang mag-let go. Andyan sila sa mga panahong lubog na lubog ang pagkatao ko. Kine-question, ano ba ang worth ko? Ano ang nagawa ko para paulit-ulit akong lokohin ng taong minahal ko? At ipinagpalit ako hindi lang sa babae, kundi pati na rin sa lalaki. Oh, no. Pero nilabanan ko lahat, Mama Colleen, at sa tulong na rin ng magulang ko para sa mga anak ko. Pero syempre, hindi naman habang buhay e nakadepende ako sa magulang ko. Kaya nang may mga pagkakataon na ako maghanap ng trabaho, sinunggaban ko na. At eto na nga, may offer na DH sa akin sa ibang bansa. Labag sa loob ko, ayaw din ng mga magulang ko na mag-Saudi ako dahil nga sa mga nababalitaan nila. Pero noong mga panahon na yon, Mama Colleen, wala na akong choice. Para sa mga bata, gagawin ko to. Pero hindi ko napaghandaan na sa pag-alis kong ito, yung posibilidad na lumayo
ang loob ng anak ko sa akin. Tatlong taon na ako dito sa Saudi, Mama Colleen. Tatlong taon na bigyan ako ng pagkakataong magbakasyon sa Pilipinas. Sa pag-uwi ko, labis na nadurog ang puso ko dahil ayaw lumapit ng anak ko sa akin. Andyan yung bunsong anak ko ay nagtatago sa ilalim ng lamesa. Yung kahit anong pilit kong tawag sa kanya, ayaw niya. Andyan yung sabik na sabik akong mayakap siya sa pagtulog. Pero pilit siyang bumababa at mas gusto niya na matulog sa lola niya. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Alam mo yung sabik kang mayakap sila pero malayo ang loob nila sa akin. Napapatanong tuloy ako kung tama ba na iniwan ko sila sa murang edad at magtrabaho ako sa ibang bansa? May mali ba sa naging desisyon ko? I was broken, crying, at nag-iisip ano pa ang pwede kong gawin. Ang dami kong what ifs, pero paano? Hanggang dumating yung araw na kailangan ko na uli bumalik sa Saudi, tapos na ang bakasyon. Habang papunta ng airport, walang tigil sa pagtulo ang aking mga luha. If only I have choice to stay. If only, Mama Colleen. Masakit man sa akin ang nangyayari. Nag-iisip na ako na tatapusin ko na lang muna yung kontrata ko dito sa Saudi. Mag-iipon at babalik ng Pinas para sa mga anak ko. Patuloy akong humihingi ng signs kay Lord at gabi-gabing nananalangin. Durog ang puso ko dahil ginagawa ko lang din naman ito para sa kanila. Pero paano kung itong pinili kong gawin ang maging rason para talagang tuluyang lumayo ang loob ng mga anak ko sa akin? Para saan pa ang pagtatrabaho ko? Ang hirap? Hindi ko alam. Alam mo ang dapat na gawin, pero paano yung kinabukasan nila? Sa totoo lang, oo, may sama pa rin ako ng loob sa ama ng mga anak ko dahil hinayaan niya akong mag-isa. Pero wala na rin namang magagawa ang sama ng loob ko eh. Kesa ubusin ko yung energy ko na magalit sa kanya, guguguling ko na lang ito kung ano pa yung mga pwede kong gawin para sa mga bata. Muli, ako si Nida. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen. Magulang na yung una gagawin ng lahat para sa kaniyang mga anak. Whatever it takes, he or she will do everything para ma-provide at maipadama sa kaniyang mga anak kung gaano niya ito kamahal. Isang meaning naman ng magulang, ito yung tipo ng andaming dahilan. Huwag lang harapin yung obligasyon sa mga bata na hindi na lang ginulangan yung kanyang partner, pati yung mga anak gugulangan niya rin. Pero alam mo, Nida, they are blessed to have you. They are blessed kasi ikaw yung kanilang hero. Yung kanilang hero na gagawin ng lahat to save the day. Kaya una, I wanna thank you. Gusto kitang pasalamatan. Kasi alam mo yung obligasyon mo. Alam mo yung ginagawa mo. And congratulations. Kasi ikaw naman talaga ang tunay na winner dito.
Nakakapika, 'di ba? Nakakapikon naman talaga, nakakapika, nakakapikon lahat na. Kasi noong mga time na ginagawa ninyo yung mga bata, ay sharap na sharap siya. 'Di ba? Pananagutin kita. Sabay nung nandiyan na yung mga bata, biglang matapos yung sarap, iiwan ka sa hirap, nakakainis. Pero gaya nga ng sinabi mo, wala na rin namang magagawa eh. Kaysa ubusin mo yung energy mo na sumama yung loob mo sa kanya, magtanim ka ng galit sa kanya. Kumbaga, let's choose our battle wisely. Saan tayo mas magiging productive, saan tayo mas magiging okay at magbe-benefits yung mga anak natin. Kasi may mga tao talaga na kahit anong habol mo, kahit anong kaso mo, kahit anong takot mo na sige, fafailan kita ng kaso sa Fauci. Dahil di natitinag. Pero bakit hindi mo nga subukan, ano? Kasi mahirap yan. Challenge talaga. Yung isa pa nga lang na anak, magastos na. What more, pag dalawa pa yan. Gawin mo yun para lang hindi mo sinosolo yung problema. Pero again, hindi rin natin masisisi na may mga kababaihan o may mga tao, mapalalaki, mapababae, na mas pinipili na lang nila na manahimik. Pinipili na lang nila yung medyo tahimik na mundo kesa araw-araw mong binubuliglig yung isang tao na kahit ata baliktarin mo ang mundo, hindi natitinag. Diba? Kumbaga, chinuchus mo, pinipili mo yung peace of mind. Kasi mas okay na lang din yun. Kesa maubos yung enerhiya mo, kakahabol sa walang kwentang tao. So yun lang, I would like to thank you. Maraming salamat and congratulations. Ikaw ang panalo dito. Pero alam nyo, marami po yung ganito yung sitwasyon eh. Yung real talk, no, kung may better opportunities lang din talaga dito sa Pinas, di ba? Yung sahod na pwede mong kitain sa ibang bansa na pwede mo rin sanang kitain dito sa Pinas, kung pwede lang, no, ginawa mo na wag umalis. Kaya gets naman namin ikaw. Pero siguro ako naniniwala ako na, again, ito yung lagi kong paniniwala eh. Na may reason si Lord. May reason, wag nating idamay si Lord. May reason na lang. Bakit nararamdaman mo yan ngayon? Sabi mo, you are asking for a signs. Feeling ko yan yung senyales eh. Yan yung senyales na siguro kailangan mo nga talaga munang umuwi ng Pilipinas. Dito mo subukan yung kapalaran mo. Dito mo subukang maghanap buhay o maghanap ng trabaho. Baka merong dumating na better opportunities din. Diba? Na hindi masasakripisyo yung oras mo sa mga anak mo. Kasi may nabasa ako, no, na if you really want to invest doon sa mga anak mo. Yung memories nila, yung time mo na pwede mong ibigay sa kanila. Eh paano nga, mamakulin, kailangan ko nga ng trabaho. Mas malaki nga yung kita dito sa Pilipinas. Totoo lang, hirap. Nagigets kita, gets na gets kita. Kasi ang hirap talaga. Di ba kung pwede lang na huwag ka na lang magtrabaho eh, ginawa mo na, di ba? Pero kailangan eh, lalo na kung nag-iisa ka lang na magulang eh. Di ba? So, ang akin, ulitin ko, balik na lang ako doon. Try mo na lang muna. Try mong maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Baka meron ka namang mahanap. Para ma-solve lang yung issue mo na yung anak mo ay lumalayo na yung loob sa'yo. Kasi totoo, mahirap kalaban yun eh. Na parang nagtatrabaho ka nga, pero alam mo na may galit yung anak mo sa'yo, ba? Diba? Ang hirap nun. Araw-araw nagtatrabaho ka, araw-araw kumikita ka ng malaki, pero nagtatanim na ng sama ng loob yung anak mo hanggang sa lumaki siya na gano'n na lang talaga. So try mo lang. Again, baka kaya nararamdaman mo to, kaya ipinaparamdam sa'yo ito. Baka yan yung sign na uwi ka muna. Dito ka muna makipagsapalaran. At magugulat ka na lang, meron talagang inihanda si Lord na plano sa'yo. Kasi ito yung lagi kong pinangahawakan, bebe ko. Jeremiah 29:11. Minsan nakala natin, napakaganda na ng plano natin. Ito yung plano ko in the next 5 years, magtatrabaho ako, mag-iipon ako, pagbalik ko ng Pilipinas, ganito, ganyan. Pero hindi natin alam. Mas bongga pa pala yung pinaplano niya, yung tinatanim niya para sa atin. Ang kailangan lang natin, lakasan yung loob pa natin and continue believing sa kung ano pa yung pwede niyang
ibigay sa atin. As long as meron kang sipag, tiyaga, diskarte, naniniwala naman ako na walang imposible. Basta nandun yung fire mo. Diba? Nandun yung eagerness mo. So try mo lang. At i-avoid na lang din natin yung magko-compare tayo na, eh kasi sa ibang bansa, ganito yung kikitain ko eh. Kasi kung titingnan mo rin naman, 'di ba yung gastos mo sa ibang bansa napupunta din sa pangrenta kung hindi ka man nagrerenta, may mga ibang bagay na parang konti na lang naman eh, 'di ba? So try mo lang 'yun. Again, hindi yun mo mararamdaman 'yan kung walang rason. 'Yun yung akin. Pero again, kung talagang walang reason, siguro may dapat ba tayong baguhin sa habit natin? Kausapin natin si Mama at si Papa, baka pwede lagi niyo ako tawagan. Lagi ko maka-video call yung mga bata. Pero minsan ang struggle din kasi walang internet o kaya hindi marunong, turuan na lang natin. Kumbaga mag-change tayo ng routine. Kung dati, thrice a week ka lang nakakatawag, gawin mo araw-araw. Para lang mas makilala ka ng mga anak mo. Although again, challenge kasi lalo na kapag ka bata pa. Diba, ang sakit lang sa puso. Yung aalis ka, tapos, diba? Kaya gets na gets kita. So, ang only mapapayo ko sa'yo, Nida, just continue praying. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, ihingi mo pa ng guidance kay Lord. Ako naniniwala lang talaga ako na ipaparamdam niya talaga yan sa'yo. Ipaparamdam niya yan sa'yo. Oo, matatakot ka sa una. Paano kung kapag ginawa ko to, paano? Pero as long as you have that fire in your heart, and as long as you have that faith in your heart, walang imposible. Kaya piliin mo, timbangin mo, ano ba ang mas dapat ngayon? Who knows? Kung yung pipiliin mo, yun pala ang the best para sa'yo. So, Nida, mahigpit na yakap. Lilipas din yan. Pag-isipang mabuti. Kasi at the end of the day, ang gusto mo lang naman ay ang kabutihan ng iyong mga anak. Ang hirap? Ka-winner ikaw nga. Anong masasabi mo? Anong sausaw mo? Ikaw naman ang bumida. Ikaw naman ang makimema. Ikaw naman ang makisausaw. Anong payo mo sa kwento ni Nida dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.